yung madumi ang kamay natin, hindi tayo nakapag-uugas ng maayos. And we're talking na ang pinag-uusapan dito is not really merely washing your hands, how to wash our hands properly, mamaya discuss natin. Yes, of course, sige. Nagkakaroon tayo ng mga abnormality sa ating bituka. Minsan bloated tayo kasi because of the bacterial buildup, ano? Pag marami ka kasing bad bacteria sa tiyan at nagbe-build up ang bacteria mo, nagkakaroon ka ng kabag. Yung kabag kasi natin, ano yan eh, hangin. Sobrang hangin sa tiyan because of the production ng mga bacteria. Pag sobrang bacteria natin, mas maraming hangin na napuproduce sa ating bituka, kaya nagkakaroon ng kabag, ano? Of course, pwede rin tayo magkaroon ng problema sa mata. Kasi, di ba, ang kamay, ginagamit natin, minsan na ipapahid mo sa mata, yes. Ipupulot mo na ipangkakamot mo eh. So, nagkakaroon tayo na tinatawag na pink eye. Kinukusot yung mata. Pink eye. Conjunctivitis ba yun? Yes. Conjunctivitis. And of course, hindi na agapan yan pag magsisimula na yung paglalabo ng mata. And possibly mabulag pa pag talagang malalang infection ang pumasok sa iyo dyan. And of course, kung sa mata nakakaroon tayo ng infection, pwede rin talaga sa skin. Skin infection. Kasi nga, yung tinatawag na Staphylococcus aureus at sa bacterial infection coming from the outside, sa epidermal skin natin. So, pwedeng sa simula sa loob, sa labas lang ng ating skin eh. Pero in the pag hindi mo na nagamot, papasok sa loob mo 'yan. Papasok sa loob ng katawan, it may go to our heart, to our lalamunan, kaya nagkakaroon ng tonsillitis kung minsan, and of course skin infection na kung minsan mahirap ng pagalingin, no? So, of course, ayan. Sabi nga natin, yung mata natin pwedeng maapektuhan ng ating maduming kabay. And of course, pag nagsama-sama na lahat itong infection na to, nagkaroon ka ng infection sa mata, nagkaroon ka ng skin infection, meron kang abdominal problem, yung tinatawag na sepsis, no? Ito yung malalang infection. Infection na, sa blood. Yeah, which will end up na ikaw ay ma-hospital, gumisan niya na ICU pa. And hindi naman lingit sa atin, kamukha nito nangyari sa ating problema nito with COVID. Pag lumala, nagkakaroon ng acute respiratory distress syndrome, sa ICU talaga sila napupunta because of the sepsis, because of the infection. And of course, paano nga ba yung tamang pag-uugas ng kamay? Ano? Of course, we have to use yung malinis na tubig, sasabunin natin sila, yung kamay natin. Of course, mabilis lang, 20 seconds. Dapat more than 20 seconds tayong naglilinis ng kamay natin. Sinapakanta nga natin eh, di ba? Dalawang beses yung happy birthday kung minsan. Para talagang, alphabet song pwede rin daw, Doc Bong. Alphabet song para talagang matagal nating malinis. Pati yung mga maliliit na parts o mga dulong parte ng ating daliri. Hanggang dito sa mga kasingit-singitan. Elbow nga kumisan. Elbow. Pati hanggang elbow. Lalo na kung talagang medyo madumi yung nagawa nating trabaho sa maghapon. So, basically, yun ang ating mga dapat gawin. Doc Bong, question lang ano, kung hindi naman exposed yung aking elbow, for example, naka-long sleeves ako, okay lang na skip ko for the meantime? Yes, of course, oo. Pero, syempre, mag-uugas tayo ng kamay bago tayo kumain, ha? Bago din mag-prepare ng pagkain, syempre, ating mga kasambahay, ina-advise din natin yan, na, bago ka magluto o maghiwaman lang ng kung anong iluluto dyan. Wash your hands first. And of course, after natin... Doc Bong, kung nabanggit mo na na... Doc Bong, I don't know kung nabanggit mo na kung kasama din dun yung... Siyempre, di ba, hindi ka nagugas ang kamay. May food contamination. Yes, leads yes, to food poisoning. Oo. Especially, nangyayari yan dun sa... galing ka ng banyo, and then nag-alcohol ka lang or nagsunas ka lang ng kamay, kumamit ka ng tissue, and then kumawa ka na ng pagkain, definitely... Siyempre, yung infection na galing, yung dumi na galing sa banyo, maipapasa mo yan sa pagkain. Yes. Course, sa mga ano din, Doc Bong, yung mga nagluluto na mention mo, di ba, dapat before mag-prepare ng food, before and after, kasi di ba, yes. May mga pagkain katulad ng chicken, baka may salmonella, di ba, yung listeria, di ba, dun sa yes, mga hot dogs naman and other ano. Kailangan talaga maghuhugas palagi ng kamay. Pagkatapos nating hawakan ng mga alaga nating hayop, dapat naghuhugas din tayo ng kamay, no? Kasi yung infection na galing doon, kahit na pinaligoan mo yung aso, pinaligoan mo nga, pero ikaw, hindi ka naman nakapag-ugas ng kamay ng maayos. Or hahawa ka sa mga bata or kung saan, kung sino pa man, pwede mo magkaroon siya ng infection galing.